Dear Kuya. Dear Kuya. Oh my dear Kuya, payuhan mo naman ako. Ako lito-lito sa dami ng problema ko. Itago sa bahaging ito ng ating pong palatuntunan, Dear Kuya, ay ihatid naman namin sa inyo ang mga liham kasaysayan na ipinadadala sa atin ng ating pong mga taga-subaybay. At kami ho ay nag-aanyaya din sa inyo kung kayo po ay mayroong mga ibig na ipadala sa ating istorya, istorya ng inyong buhay at mga bagay na maaaring gumugulo sa inyong mga isipan o mga karanasan na alam ninyong maaaring makakitaan ng mga bagay na pwedeng matutunan ng atin pong mga taga-subaybay. Ipadala lamang ninyo sa atin pong palatuntunan, Dear Kuya, The Drama, 907 Philam EDSA, Quezon City. O kaya ay sa ating email address, dearkuya@untvradio.com. At kung mapili po natin na story for the month ang inyong liham kasaysayan, ay meron kaming kaunting pakonsuelo po para sa inyo sa halagang 10,000 piso. Yan, sa ating pong Dear Kuya, The Drama. At madinig din natin at the same time ang mga bagay na makapagbibigay sa atin ng magandang guide sa buhay. Kung merong maaaring tanong na naiiwan sa inyong mga kaisipan at maging sa atin hong mga taga-subaybay, kung merong mga ganitong kahalintulad na mga pangyayari, hindi man eksakto siguro, minsan may mga pagkakahawig, at least ay makakakuha tayo ng mga bagay na pwede nating matutunan ano, dito ho sa mga kasaysayang ipinadadala ng atin pong mga taga-subaybay. Of course, kasama natin sa mga pagkakataong kagaya nito ang atin pong mga mag-aaral mula sa La Verdad Christian College with Teacher Jack. Teacher Jack, good morning. Good morning po, Kuya. Mm, at may bago ka yata ang ano? May bago kang import po. Oo, may imported tayo ngayon. Opo. Si Apple po, Kuya, ng production department. Aba, talagang... Good morning po, Kuya. Ito yung mga revelation to mga to, no? Opo, Kuya. Ito yung mga natatanging talento na natatago. Dalawang bagay lang yan. Kung kailangan ba talagang ilabas o itago na lang, di ba? At kasama natin ang ating mga mag-aaral pa rin sa La Verdad Christian College. Yan. Okay na kayo? Opo, Kuya. Okay bang? Mukhang meron kayong mga inaabangan ding istorya ninyo dito. Nagpadala na ba kayo ng inyong mga sulat? Oo, at inaabangan din nila yung liham kasaysayan ni Chat. Sa po kayo kay Ma'am Jonah po. Oo, tsaka yung kay Ma'am Jonah. Oo, at tsaka yung kay Chat. Matagal ko na kasi naging estudyante ko to eh. Ilang taon ba kita naging estudyante? Dalawang taon, ano? Sa third year and fourth year. Oo. Kasi ako may hawak ng lahat ng major subjects nila eh. Kaya hindi pwedeng hindi dadaan sa akin yung mga mass communication students. Pagka dumaan sila sa major nila, lahat ng major subjects nila, ako ang may hawak. At medyo matindi ang policy dun eh. Kapag may isang major subject ka na bumagsak ka, ikaw ay automatic na kailangan mag-shift ng major mo. Hindi ka na pwedeng magtuloy ng broadcast, ng AB broadcast, kapag may isang major subject ka na bumagsak. Eh kaya ayaw na ayaw nila na, nako, sino teacher natin ngayon? Medyo mahigpit kasi ako sa mga estudyante dahil gusto ko silang matuto. Kaya awa naman ng Diyos, yung mga naging estudyante ko naman na nakapasa, maganda naman ang naging resulta sa kanila dahil pag nakikita nila ako, sabi nila, salamat po at
kami ay lumuha ng dugo sa paggawa pa lang ng project sa inyo dahil marami naman silang natutunan, especially pagdating dun sa kung ano ba yung dapat nila talagang magawa at matutunan sa larangan ng mass communication. Kaya pagbutihan ninyo ah, dahil una kayo yung mga scholars at bilang mga scholars, dapat inuuna muna talaga pag-aaral at huwag kung ano-ano. Wala namang nahihilig sa inyo sa kung anumang bisyo. Walang maidudulot na mabuti sa inyo yung mga bisyo na yan. Lalo na yung isipin mo, wala nga kayong masyadong magagamit para sa pangtusto sa pag-aaral. Pagkatapos magbibisyo pa kayo, parang yung ibang nakikita ko na nahihirapan na ang kumuha ng pagkain nila, nagbibisyo pa, nagsisigarilyo pa, nag-iinom pa ng alak. Di lalo ng magkano ang isang bote ng beer, magkano ang isang stick ng sigarilyo, wala ka na nga pambili ng pagkain, magbibisyo ka pa. Tapos ang ginagawa pang libangan ni mag-anak ng mag-anak. Isipin mong doon lang natutulog ka lang sa bangketa, pagkatapos mag-aanak ka ng 10. Parang masama pa loob, 10 na ang anak. Isang nakausap ko, ilan na po ang anak nyo? 8 lang ho . Parang masama loob nyo noon, parang 8 lang ba? Ganun . Pero minsan dapat naiisip natin yung ano ba magiging kalagayan ng magiging anak natin. Una, nakatira lang tayo sa bangketa. Hindi sa hinahamak natin yung mga kulang, kumbaga kulang sa buhay, ano, na wala talagang masasabing kayamanan na pwede nilang magamit para suportahan ang kanilang mga anak. Ang sa atin alam na po natin na ganun. Medyo mahirap talaga. Pagkatapos, mag-aanak ka pa na mag-aanak. Mahirap ang mangyayari sa buhay ninyo lalo. Isang kasaysayan atin hong itatampok sa araw na ito. At narito ang ating tampok na liham sa atin pong Dear Kuya, The Drama. Dear Kuya, 17 taon na rin kaming kasal ni Brian. Sino nga ba naman po ang mag-aakala na kami ang magkakatuluyan at hindi sila ng long-time girlfriend niya noon na si Lenny? Nakipaghiwalay kay Brian si Lenny at nakita ko kung paanong gumuho ang mundo ng nooy matalikong kaibigan. Pero ngayon, asawa ko na si Brian. Masaya ako, Kuya, dahil si Brian ang napangasawa ko. Mabait siya, malambing, at may takot sa Diyos. Pareho rin po kami ng mga hilig, mula sa mga paborito naming pagkain hanggang sa pareho naming pagkahilig sa mga bata. Dito sa playground. May handaan sa inyo ah. Tapos nagmumukmuka dito. Nag-swing ka pang mag-isa. Di bagay ah. Wala na, Janine. Wala na. Wala nang ano? Wala na kami. Nakipaghiwalay na sa akin si Lenny. Hindi raw ako ang tipong lalaki na gusto niyang makasama. Eh di maganda. Ano ka ba? Dapat nga ipagdiwang mo yun eh. Alam mo naman, una pa lang ayoko na ng babaeng yun para sa'yo eh. Huwag kang mag-alala, makakahanap ka pa ng babaeng para sa'yo talaga. Arte-arte kaya nung Lenny na yun. Daig pa artisa sa ka-arte yan eh.
Sa bagay. Tara na nga. Punta tayo sa amin. Birthday ng pamangkin ko. Nagluto si mama ng paborito nating chicken curry. Ayun, yan dapat ganyan. Ika na, tumayo ka na dyan. Noong magkasintahan pa lamang kami, kuya, ay palagi kaming nasa orphanage sa tuwing nagkakaroon kami ng libreng oras. Hindi katulad ng ibang magkakasintahan noon na puro sa mall at sidihan lagi nagde-date. Naging rutina namin ni Brian ang pagpunta sa orphanage at mag-alaga ng mga bata. And they live happily ever after. Yay! Eh, Kuya Brian, ang bilis naman po matapos. Isa pa pong story, sige na. Sige na, Kuya. O, sige. Si Ate Janine naman ang magkikwento. Uy, Brian, bakit ako? Naku, ikaw na. Ihahanda ko pa itong merienda ng mga bata eh. Halika na dito, kwentuhan mo na sila. Aray, aring naman oh. Makahila naman to. Uy! Yay! Rapunzel daman, kuya. Ah. O sige, kikwentuhan na namin kayo ng Ate Janine niyo, ha? Makinig lahat. Isang araw, sa isang malayong kaharian, ay mayroong isang hari at isang reyna na hindi magkaanak. Nakita ko noon kay Brian, kuya, na sa hinaharap ay magiging mabuti siyang ama. Alam kong hindi ako nagkamali noong araw na sagutin ko siya. Hindi nagtagal ay nakapagtapos kami ng kolehiyo at nagpasya na ring magpakasal. Bagamat hindi agad ako natanggap ng nanay ni Brian para sa kanya, dahil si Lenny ang gusto nitong mapangasawa ng anak niya, ay wala na rin naman siyang nagawa. Nag-iisang anak nila si Brian, kung kaya't tinanggap na rin niya ako bilang manugang niya. Ma, tulungan ko na ho kayong magluto. Huwag na. Doon ka na lang sa sala kasi kasugin mo na lang ang asawa mo. Tulungan ko na lang ho kayo. Ang kulit mo talaga. Hay, sige. Hayan, maghiwa ka ng repolyo. Opo. Ma, pasensya na ho kayo ah. Alam ko naman na ho, ayaw nyo na akong mapangasawa ng anak mo. Pasensya na ho. Pero huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po lahat para maging mabuting asawa para sa anak ninyo. O siya, doon ka na sa sala. Matuluan mo pa ng luha yung mga gulay. Sige na. Pagkatapos naming makasal ay patuloy pa rin ang pagdalaw namin ni Brian sa orphanage. Masaya kaming nakikita ang mga matatamis na ngiti ng mga bata tuwing dumarating kaming may mga pasalubong para sa kanila. Dahil na rin sa pagkahilig sa bata, ay nagdesisyon kami ni Brian na gumawa na rin ng sarili namin. Humihingi na rin kasi ng apo ang mga magulang namin. Matatanda na raw sila at gusto pa nilang madatna ng magiging apo nila sa amin ni Brian.
Kailan nyo ba kami bibigyan ng apo? Aba, hindi na kami bumabata, Brian. Iisip na nga rin namin yan, Papa eh. Napag-usapan na namin yan ni Janine. Huwag po kayong mag-alala. Malapit na. Di ba, sweetheart? Opo, malapit na po. Eh, di maganda. Lahat ng paraan para magbuntis ako ay sinubukan na namin, Kuya. Nasubukan ko na ring mag-take ng mga herbal medicines, mag-juice therapy, at mag-medication dahil ako po ay may polycystic ovarian syndrome. Pero hindi pa rin kami pinalad ni Brian. Lumipas ang mga taon ng paghihintay, ngunit bigo pa rin kaming dalawa na magkaroon ng anak. Oh, anong ginagawa mo dito sa terrace? Malamok ah. At isa pa, anong oras na? Matulog ka na. Magkakaanak pa kaya tayo? Siguro, nagsisisi ka nata kung pinakasalan mo at hindi si Lenny. Ako na, hindi ka mabigyan man lang ng iniisang anak. Ikaw talaga. Halika nga dito. Tahan na. Ang dapat lang, magtiwala tayo sa magagawa ng nasa itaas. Ganun naman talaga dapat, di ba? He's in control of everything, Janine. Naniniwala akong bibigyan niya tayo ng anak. Ilang taon na rin kasi tayo, Brian eh. Tapos... Tahan na. Ay, nga pala, si April, yung kaibigan nating OB, pinapapunta tayo sa ospital. May sasabihin daw siya sa atin. Mukhang good news, kaya tumahan ka na dyan at magpahinga. Talaga? Oo. Kaya sige na, tara na, magpahinga na tayo. Pinayuhan kami ng kaibigan naming doktor na bakit hindi namin subukan ang bagong method ngayon, ang in vitro fertilization o ang pagkakaroon ng test tube baby. Kuya, dahil sa malaking pagnanasa namin na magkaanak, ay sinubukan po namin ito. At awa ng Diyos, ay naging successful. Kamukha mo siya, Janine, no? Ang ganda-ganda niya. Patingin nga. Ito. Salamat sa Diyos, Brian. Salamat ng marami sa Diyos. Thirty-eight years old po ako at si Brian ay 40 anyos nang pinagkalooban kami ng isang malusog na sanggol, Kuya. Si Baby Juana po ay talagang bigay sa amin ng Diyos. Sa kabila ng aking high-risk pregnancy, ay naisilang ko si Juana. Napakasaya po naming mag-asawa at ng mga panahon na yon ay wala na nga yata kaming mahihiling pa. Itrinato po namin si Juana bilang aming little princess. Napakaganda ng aking anak at sobrang proud po ako na ako ang nanay niya. Mula rin ang isilang ko si Juana ay naging maayos ang relasyon namin ng aking biyanan. Blessing talaga siyang maituturing sa aming pamilya. Lola! Ay,
anak ng Timbaklong. Ay, nako. Ikaw talagang bata ka, oh. Ano pong niluluto niyo? Chicken curry ito, apo. Ipapatikim sa'yo ng lola ang specialty niyang chicken curry. Wow! Ayan po pala yung sinasabi ni Mami na pinakamasarap na chicken curry. Mami? Mami Jingling mo? Sinabi niya yun sa'yo? Opo! Kayo raw po ang pinakamasarap magluto nun. Talaga? Opo. Huli ka! Ay! Mami! Nandito ka lang pala, Joanna eh. Naku, Mama, pasensya na po kayo ah. Nangungulit po si Joanna. Joanna, tawag ka ng lolo at daddy mo sa sala. Halika na, anak. Bye, Lola! Sige na, Apo. Sige po, Ma. Punta na po kami sa sala. Janine? Po. Pwede po bang tikman tong niluluto kong okay na ang timpla? Po? Opo. Bibong bata si Joanna, kuya. Nakakawala ng pagod namin ni Brian sa tuwing nakikita namin siyang kumakanta, sumasayaw, at tinatawag niya kaming Mommy at Daddy. Maraming taon man kaming nagantay ay sulit na sulit dahil sa anak na katulad ni Joanna. Bye-bye, Mr. Teddy Bear. Magpapakabait ka dun, ha? Huwag kang mga away. Bye-bye, Barbie. Huwag kang magkalat dun, ha? Lagi mong itutupi ang damit mo. Anak, bakit mo ba kinakausap yung mga laruan mo? Hayaan mo nga siya, Janine. Huling bili niya na yan sa mga laruan niya eh. Kasi po, di ba, Mami? Pupunta po tayo sa orphanage sa Sunday. Kaya tinabi ko po yung iba kong laruan. Kasi kawawa naman po sila. Wala silang laruan eh. Tapos ako po mag-isa lang. Pero madami akong toys. Kaya isishare ko na lang po sa kanila. Ang bait talaga ng baby namin. Halika nga, pahag nga anak. Hmm? Sarap naman. Uy, uy. Sali si Daddy syempre. Sige po. Masaya na sana kaming pamilya hanggang sa isang araw ay nagkasakit ang aming Joanna, kuya. Ito nga yata ang kahinaan ng bawat magulang para sa kanilang anak. Ang makita na nagkakasakit sila. Halos isang linggong naka-confine ang aming anak. At pareho kaming mag-asawa na hindi natutulog para mabantayan ang kalagayan ni Joanna. Kuya, ang sumunod na balita sa amin ng doktor sa kalagayan ng aking anak ang unti-unting dumurog sa aming puso. Nang malaman namin na ang pinakamamahal naming anak ay may leukemia, na ilang panahon na lamang ay kukunin na siya sa amin. Kahit nahihirapan si Joanna sa kanyang karamdaman, ay pinipilit niyang bigyan kami ng daddy niya ng napakatamis na ngiti, kuya. Sa tuwing nakikita ko yun, ay lalong tumitindi ang sakit na nararamdaman ko. Wala na kaming ibang pagkakapitan, kundi ang pananalig sa awa at magagawa ng Diyos. Kumain ka muna, Janine. Tapos, magpahinga ka muna. Ilang araw ka naling warang tulog. Ayoko, Brian. Paano kung bigla siya mawala sa tabi ko? Paano kung biglang mawala sa atin ang ating anak? Dahan na.
Huwag ka nang umiyak. Magpakatatag tayo para sa kanya, ha? Mami? Daddy? Anak, gising ka na pala. Anong gusto mo, ha? Kailan po tayo uuwi? Saka, kailan po tayo pupunta sa orphanage? Anak, magpagaling ka agad, ha? Para makauwi na tayo. Uwi na tayo, Daddy. Ayoko na po dito. Oo, anak. Uuwi na tayo. Malapit na. Ilang araw pang nagdaan ay unti-unti nang bumigay ang katawan ni Joanna. Napakahirap at napakasakit po pala na makitang nahihirapan at nasasaktan ang pinakamamahal mo sa buhay at wala kang magawa kundi umiyak at pagmasdan siya. Saan po kayo? Anak, Joanna, nandito lang kami ng daddy mo sa tabi mo. Oo, anak. Hindi ka namin iiwan, ha? Ito, kamay ni daddy. Hawakan mo lang ako, ha? Masakit po yung likod ko. Saka yung binti ko po. Pati rin po yung ulo ko. Maybe nagbigay na ng gamot yung nurse sa inyo kanina. Maya-maya, mawawala na yung sakit ng baby namin. Mami, kantahan niyo po ako. Gusto ko pong marinig yung boses niyo. Siyempre naman, baby. Oh, mami, kantahan raw ang little princess natin. Rock a baby, be on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bow breaks, the cradle will fall. And down will come, baby, cradle and all. Rock a baby. Kuya, dumating na ang araw na pinakakinatatakutan ko. Ang aming prinsesa, ang aming kasiyahan, ang aming pinakamamahal na anak na si Joanna ay tuluyan na ngang kinuha sa amin. Wala na po ang aming anak. Wala na siya, kuya. Gustong-gusto ko na pong sumuko sa aking buhay. Dumating din po ako sa punto na halos mawala na ng tiwala sa Diyos. Dahil tinanong ko ang Panginoon kung bakit kailangan niya pang iparana sa amin na maging magulang. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, pagkatapos ay kukunin lamang din po pala niya ng mabilisan ang aming anak. Pare, condolensa.
pakikiramay kami sa inyo. Salamat po sa pakikiramay nyo. Brian, magpahinga muna kayo ni Janine. Kami muna ng mama mo ang bahala at mag-asikaso dito sa mga bisita. Salamat po pa. Janine, akit muna tayo sa kwarto para makaidlip muna tayo. Sige. Janine, pasok lang muna ako sa banyo para mag-ilamos, ha? Sige, upo muna ako dito sa kama. Narito pala yung baby album ni Joanna sa side table. Janine, ikaw na mag-ilamos. Janine? Janine, anong ginagawa mo? Tinitingnan ko lang itong mga pictures ni Joanna. Tingnan mo yung itsura niya nung first month niyo. Ang cute. Ang cute ng baby natin. Janine? Tapos ito pala yung first birthday niya. Tsaka yung picture natin nung namasyal tayo. Ito naman yung yakap-yakap niya tayo. Tapos, ito pa o. Tapos ito pa yung isa. Joanna, baby ko. Bakit mo naman kami iniwan, anak? Janine, tama na. Ano po? Kuya, patawarin nawa po ako ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan ko. Pero talaga pong nahihirapan ang kalooban namin ni Brian. Madalas na pagkakataon ay tuliro kaming mag-asawa. Niayaw na nga po naming magtrabaho. Gusto namin palaging mapag-isa. At may mga pagkakataon pa na bigla na lang kaming umiiyak dahil sa nararanasan naming labis na kalumbayan. Kuya, sana po ay matulungan ninyo kami. Ano po ang dapat naming gawin para po kami ay makabangong muli at malampasan ang mabigat na pagsubok na ito sa aming buhay? Alam ko pong matutulungan ninyo kami ng aking asawa. Maraming salamat po. Lubos na umaasa, Janine. My dear Kuya.
Yun po ang liham kasaysayan na ipinadala ni Janine, ano? At talagang devastated silang mag-asawa. At I am sure pati yung kanilang mga magulang, ano, dahil doon sa pangyayari na matagal nilang hinintay yung kanilang anak. As a matter of fact, ay parang in vitro pa yung ginamit nilang method para sila magkaanak. And after a while, nagkaroon ng problema yung bata at pumanaw nga. Kaya ang sabi niya ay, ano ba ang dapat namin gawin para makabangong muli at malampasan ang pagsubok na ito na kanilang hinaharap? Dahil talagang parang ayaw na daw nilang kumilos man lang, ano? At tignan natin, ho, ang ano ba ang pinakamagandang payo talaga dito? Ang maipapayo ko sa'yo, yung payo ng Diyos. Yan, alamin natin kung ano ang payo na maibibigay sa atin sa ganitong scenario. And I'm sure, ewan ko, kayo ba nakaka-relate ba kayo dun sa pangyayari na ito kay Janine? How did you feel nung nire-rehearse ninyo yung ano na yan? Hindi rin ako agad. Naisip ko po yung kapatid kong nakabata. Naisip mo yung mahal na mahal niyo ba yung kapatid mong... Opo, only girl po eh. Ah, okay. Tsaka ano, bata pa rin. Kasi ang isang catch dyan eh, you can just imagine ang tagal nilang hinintay, di ba? At high risk pregnancy na yung si Janine, ano? Well, tignan ho natin. Alam nyo, pinakamaganda pa rin makakapagpalubag ng ating mga kalooban, of course, ay yung mga bagay na sinasabi ng mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Dahil alam natin na ito ay payo ng Diyos sa atin. Yun ang pinakamagandang payo talaga na madidinig natin on how to move on. Kasi yun ang isang problema eh. Pagka merong isang yugto ng buhay natin na nagdaan, parang ang ating laging iniisip eh, para bang minsan katapusan na ito, no? Parang gumuguho na yung mundo mo, devastated na ang pakiramdam mo. So it's a matter of what are we going to do for us to be able to move on? Kasi it's a matter of moving on. And it's also a matter of acceptance. Dahil kapag ka hindi mo pa natatanggap ang isang bagay, para lang yan yung isang pagkakamali. Kung hindi mo pa natatanggap yung pagkakamali, eh hindi mo pa babaguhin. Dahil hindi mo pa siya tinatanggap na mali. There are so many things in life na kailangan talaga i-accept natin eh. Especially yung wala naman sa control natin. No? At wala naman tayong iba nang pwedeng gawin kung hindi ito itanggapin. Pero yung pagtanggap, dun mag-uumpisa ngayon yung ating mga kasunod na bagay na uumpisahan ulit at gagawin at ipagpapatuloy. At pakinggan natin kung ano yung mga payo ng banal na kasulatan sa pamamagitan pa rin po ng ating resource person, si Brother Eli Soriano. Para sa iyo, Janine, alam mo, hindi ikaw ang unang mag-asawa na walang anak. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, maraming mga tao na dahil sa kabila ng kagustuhang magkaanak, ay walang anak. Ang isang halimbawa dyan, yung si Abraham, na umabot siya ng mahigit na 90 taon bago nagkaroon ng sariling anak niya sa kanyang asawang si Sarah. At bago yun, nagkaanak siya sa hindi niya asawa na isang alila na si Agar. So kahit na ang tao'y mabait na tao, gaya ni Abraham, si Abraham ay tinatawag sa Biblia kaibigan ng Diyos. Pero matagal siyang walang anak. Nakasulat yan sa Henesis 17:17. Nang magkagay nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nasabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na at manganganak pa kaya si Sarah na may 90 taon na? So pareho sila ng asawa niya, si Sarah at si Abraham na matanda na. Pero
pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pagkatao ni Abraham at ni Sarah. Noong mag-iisang 100 taon na siya ay nagkaroon siya ng anak. Ito ay si Isaac. Doon sa Hebreo 11:11, ang sabi ganito, sa pananampalataya si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibas ay inari niyang tapat ang nangako. So si Sarah ay naniwala doon sa pangako ng Diyos na magkakaanak sila ni Abraham. Kaya binigyan siya ng Diyos ng lakas, kasi kung wala ka nung lakas, nung strength, yung 90 years old na babae, hindi na magkakaanak ng normal yun eh. Miski sa modern medical science, wala akong alam na paraan ng modern science na papanganakin ang isang 90 anyos na babae na tapos na ang menopausal period. Pero ang sabi sa Biblia, tumanggap siya ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Ang binhing sinasabi ay si Isaac. Nang siya'y lipas na sa kanyang gulang, ibig sabihin, past the years of childbearing na si Sarah, nang siya'y magkaanak. Ito'y nangyari. Kaya hindi ikaw ang kauna-unahang ina na hindi nagkakaanak. Gaya nung sabi mo, 17 taon kang walang anak. Pero ang pangyayari sa iyo ay kakaiba sapagkat after na magkaanak kayo through the aid of modern medical technology, yung anak mo naman ay nawala nung siya ay 5 taon. Iyon ay hindi naman isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Kasi ang bata naman talaga, miski yung batang ipinanganak in a normal manner, doon sa age na yon maaaring magkaroon siya ng ganong sakit. At yon ay hindi naman pambihira, kundi meron talagang mga nagkakaroon ng ganon. At hindi natin dapat isipin na yon ay parang isang bagay na sapat para mawalan kayo ng tiwala sa Panginoon o mag-isip kayo na yan ay isang bagay na totoong napakabigat. Pangunahin sa lahat, kung ang tinitingnan natin ay yung punto de vista ng Biblia, hindi napasama ang iyong anak at the age of 5 years old nang siya ay kuhanin, meron tayong kasiguraduhan na yung batang yun ay makararating sa kaharian ng Diyos. Kasi ang sabi sa Biblia, 19:14 ni Mateo, dapat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyong maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin. Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng Diyos. Yung mga bata, anumang dahilan ang ikinamatay ng bata, maging ito ay isang malupit na kamatayan gaya ng kamatayan ng mga batang ipinapatay ni Herodes, yun ay tiyak na may mga malulusog na bata ron, pero pinapatay ni Herodes para patayin ang Kristo nang mabalitaan niyang ipinanganak na si Kristo na hari ng mga Hudyo. E kung siya ay hari ng mga Hudyo nung panahon na yun, sa kanyang greed, sa kanyang katakawan sa poder o sa power, baka mayroong threat sa kanyang trono, nilayo niyang ipapatay ang Kristo. Hindi niya naisip, matanda na siya, bagong panganak lang yung bata. Eh hindi naman siya aagawan ng trono. And after that, wala pa sigurong 1 o 2 taon na matay na rin ang Haring Herodes na ito na nagpapatay dun sa mga bata na yon. Ngayon, yung mga batang pinatay ni Herodes, hindi sila kaawa-awa. Kaawa-awa sila pag-uusap na panglaman. Maaring tinaga, sinaksak, sinupukate, maaring maraming paraang ginawa yung mga inutusan ni Herodes, pinagpapatay mga bata 2 taon pababa. Pero minsan hindi natin alam na yung mga bagay na ito ay pinahihintulot ng Panginoon kasi yung mga bata na yun, sa aking paniniwala, napabuti pa sila eh. Sa dahilang naging dapat sila sa Diyos. Imagine na sila'y napatay dahil sa anak ng Diyos na si Kristo. Parang nag-serve sila as sacrifice to save the Lord Jesus Christ. Napakalaking bagay na kapalaran ng mga bata na yun
Lahat ng batang pinatay na yon, ang paniniwala kong nakasulat sa Biblia, magiging dapat sa kaharian ng Diyos. Si Kristo mismo ang may sabi noon, pabayaan ninyong maliliit na bata, huwag niyong pagbawalang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ito ang kaharian ng Diyos. Ito ang consolation mo, Janine, na yung batang anak mo na namatay, hindi ipinagkaloob sa iyo ng matagal, pero at least naranasan mo ang magkaanak at magmahal sa anak. Ipinarana sa iyo ng Diyos ang magkaanak. Ano malay mo sa mga darating na panahon, bigyan ka uli niya ng anak. Pero isang bagay ang hindi mo dapat na masyadong damdamin at ikalungkot, ang isang bagay na ikatutuwa ng kalooban mo kung naunawaan mo ang nangyari na yung bata na kinuha ng Diyos at yun ay magiging dapat sa kaharian ng Diyos. Isang talata sa Biblia ang gusto kong iwan sa iyo, yung 57:1 ng Isaias. Ang sabi roon, ang matuwid na namamatay at walang taong nagdaramdam, ang mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naaalis sa kasamaan na darating. Minsan mayroong kasama ang dadating sa tao na maaaring magpahamak sa kanyang kaluluwa. Komo itong taong ito'y matuwid sa paningin ng Diyos, kinukuha niya na yung tao para mailigtas siya ng Diyos doon sa kasama ang darating. Yan ay isa sa katwirang nakatago sa Biblia kung bakit may mga taong kahit mabait, kagaya ni Juan Bautista, maagang namatay, kagaya ng ibang mga bata na namamatay sa maraming panahong nakalipas, yung mga batang namatay sa panahon ni Noe, yung mga bata sa Sodom at Gomorrah na nadamay doon sa parusa sa kanilang mga magulang, yung mga bata na yun na hindi naglaho ng ganoon. Iniligtas sila ng Diyos kaysa sila'y mapasama pang kagaya ng kanilang mga magulang. Sana naunawaan mo. Magandang araw sa iyo. Dear Kuya. Oh my dear Kuya, payuhan mo naman ako. Ako'y litong-lito sa dami ng problema ko. Yan, at siguro po ay nakapagbigay liwanag na rin sa atin sa mga may kaparehong sitwasyon, kung kayo ay nakaranas din o kung halimbawa ay maaaring ngayon ay nagdadalamhati din kayo sa anumang mga kadahilanan. Marami hong mga kaaliwan na pwede tayong makuha pagka tayo ay nagbuklat ng Bible. Ano? Pagka nagbasa ka ng Bible, marami kang makukuhang parang ano lang yan eh, kung paanong yung mga masama. Ang mga masama kasi hindi makatulog kapag ka hindi gumagawa ng masama eh. Di ba? Parang malibang sila eh nakagawa ng kasamaan, hindi sila na natutulog. You know? Nasa 4:16 yan ng kawikaan. Meron namang nagiging kaaliwan naman yung mga matutwid. Alam nyo yung mga taong mabuti kung paanong sa masama eh paglilibang yung gumawa ng kasamaan. Sa isang taong mabuti naman, ang kasayahan naman niya, nandoon naman sa mga salita ng Diyos, nandoon naman sa mga katuwiran at sa pagsunod sa utos ng Diyos. Sabi doon sa Awit 1:2, ang sabi doon, ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Kaya yung mga binabanggit sa atin at binabasa sa atin ni Brother Eddie, ano? Dun sa mga nasa Bible, yung mga utos ng Diyos, pagka doon ka nag-meditate, ay napakagandang kasayahan. Mas mabuting maging panuntunan natin sa buhay. Yun ang ating panghawakan, yung mga nasa banal na kasulatan. Kasi yan,
pang-aliw yan eh. Yung mga nakasulat na yan dyan sa Bible. Pagka binabasa mo yan, makakaramdam ka ng kaaliwan. Sabi nga dun ni St. Paul din sa 15:4 of Romans, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope." Sa Tagalog dyan sabi, ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya through that ay magkakaroon tayo ng kaaliwan at matututo tayo on how to face life, how to face reality, and how to face our problems. Ang mahirap lang daw harapin, sabi ng iba, how can I face my problem if my problem is my face? Yun lang. Pero ano lang yun, parang light moment doon sa mga nag-iiyakan kasi itong mga to. Yun lang ang isang bagay. Magandang kaaliwan talaga ang sinasabi ng mga katwiran na ating nakikita sa Bible. At sa kalan pa rin na ating mga kasama sa La Verdad Christian College at ating mga imported, ating mga voice talents, si May Cortez, si Madeline Sulit, si Mary Lopez, si Gelay Castle, si Maki Libradilla, si Jeff Acaba, si Jack De Ocampo. Sa angalan pa rin ang atin pong mga technical staff, si Brother Mel Magdaraog, si Nilo Desuacido, Ronald Tabian, George Ibardalosa, Chris Bantayanon, Isaiah C., Dennis Blanca Flor, Medina Baniged, Michelle Tungol, Joyce Mora, Jermaine Tuazon, Shelo Cotillion, at si Ma'am Annie Rentoy. Kasama si Myla, si Wyna, at si Nelson, at si Tintin. Nandito na at sila Boy Pasa, nandyan pa rin. At of course, ang ating executive producer, si Chad Vergara. Muli po sa ngalan ni Brother Eli Soriano, ang ating resource person, muli po kaming nagpapasalamat sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapaglingkod sa inyo at makapagbahagi ng mga kaalaman, ng mga aral na nagmumula sa mga katuwirang nababasa sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan po ng ating resource person si Brother Eli Soriano na sa tuwi na ay hindi nagsasawang gumabay sa atin sa mga bagay na mapapakinabangan natin para sa ating araw-araw na buhay. Ako po ang inyong Kuya Daniel. Minsan pa nagpapasalamat at nag-aanyayang samahan niyo ulit kami sa kalooban ng Panginoon sa araw ng kinabukasan para po sa muling pagsasayang papawid ng ating palatuntunang Dear Kuya. Pagkatapos po naming magawa ang aming mga dapat na gawin, kami mananatiling mga aliping walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang katungkulan naming gawin. Magandang araw po. When I am down, you lift me high.